It's always going to be another blessed day. Diba? So, let's always declare na blessed tayo. Kasi, gaya ng sabi nga, anong kiniklaim natin, yan yung magiging totoo at mangyayari. Okay. So, as you can see, it's marine board, 3/4 na may nosing. Ang ilalaminate natin ngayon for a certain countertop. So, diretso na kasi ito naman ay files na halungkat na naman natin sa baol, no? Para ma-share natin. So, it's not totally complete. So, hoping na sa iba-ibang ginagawa namin ay ma-fill up natin kung ano man yung kakulangan ng videos. Kaya, ginagawa nating mag-voice over para mabanggit natin yung mga kakulangan, no, ng mga inputs, kulang na videos, mga pictures, di ba? So, disclaimer again, we're not experts with regards to recent. May konti na po kaming kalaman na pwede naming ma-share, lalo na sa mga beginners dyan at mga nag-DIY. So, there's always a difference sa application ng countertop. So, gaya nito, meron akong previous video na shortcut lang din yon. So, unlike dun sa nakaraang video natin, try to check na lang sa YouTube channel namin, na meron na existing na concrete. So ito, may cases kasi na ang client ayaw gawin dun sa loob ng bahay nila, no? Kasi hindi talaga maiwasan kahit meron tayong mga exhaust blower, exhaust fan, na meron talagang dust, no? Malikabok pag doon tayo maghahasa sa concrete, no? So in this case, we're using 3/4 marine board para off-site, hindi on-site natin gagawin yung paglalaminate, no? So maiwasan natin yung mga alikabok sa site dahil nasa baha, sa ibang area nyo pwedeng gawin. So pag parang nag-install lang kayo ng granite, pagdating doon ay isasalpak nyo na lang. So in this case kasi kaya nakaganyan na yung shape nya, ginawa na namin ang pattern yan doon sa actual sa site bago namin assemblein ng buo, no? So ang disadvantage lang din ito, pag medyo mahaba na yung countertop ay hindi na siya applicable na i-deliver ng buo kasi may tendency ng mahirap na ipasok, no? So yan, konting kita nyo naman sa ano, binuhos lang, black with pearl, ano, black pearl na metallic epoxy base with white pigment na highlight color. So ito basic lang pag apply niyan. Hindi siya flood coat yung style, no? Binuhos lang natin yung base color natin. And then tsaka natin dinisenyo na ng white, simple lang with using brush. Okay? So, kung napansin niyo, makapal yung nosing ng plywood natin kasi yung nosing na part sa front at sides, dinoble natin yung dalawang 3/4, no, para maganda siya tingnan, hindi manipis. So same lang, para siyang granite na tingnan talaga. So yung mga part sa likod na hindi naman kailangan mag-overflow yung laminate natin, epoxy laminating, laminating epoxy natin, so nilagyan natin ng tape yan para hindi na siya mag-flow doon, no, sa side lang siya mag-flow. So yan. Yan kami, yung partner ko parang kakagising lang at tumulong magtrabaho. Ano? Okay. Ano pa ba? So, primer gray. Kaya nakita nyo yung plywood, kulay gray na siya kasi na coat na namin ng primer gray yon. So basically, yun na yung mga part na hindi natin nakuha na ng pictures, and
videos. Kaya pansin nyo, yung video namin parang ano lang, parang hidden camera. Pagpasensyahan nyo na po. Okay, so far naman mga videos namin more on basic. Good for mga nag-DIY, mga beginners, diba? Sa mga expert dyan, I don't think kailangan nyo pa to, mga ideas na to. So, ginagawa namin to kasi meron kami Shopee account for products. No, we also supply the applicator. We just don't supply, but we also an applicator for flooring, countertops, and lahat ng gamit na epoxy resin. No? So yeah, during that time, roller yung base coat natin. Tapos yung design is brush lang yung gamit. So ganyan lang kasimple yung application natin. So tips lang din, di ba, para dun sa iba. Ang laminating is a fast curing, no? Kasi para hindi siya mag, unlike kung gagamit kayo ng casting resin, kasi ito babanggitin ko lang dahil more on ito yung laging tinatanong, ano yung difference ng dalawa, no? So kung slow curing yung casting resin, so pag gagamitin nyo pang laminate gaya nito, minimal thickness lang, so hindi pa slow curing kasi, so hindi pa na tapos yung ano, natapos yung i-apply yung resin nyo, casting resin, so mag-overflow lang siya kasi slow cure siya eh. Maubos lang yung resin nyo, wala nang maiwan. So basically, ang casting resin ay ginagamit sa mga projects na may molds, diba, or as long as something na formworks na mag-hold sa kanya, like rubber tables, no? Yung mga may silicone mold, so maganda yung casting resin ang gamitin nyo kasi self-degassing siya, slow curing, so wala siyang bubbles, clear na clear yung ginagamit po namin na produkto. So yun din yung binibenta namin, so tested and proven, no? So ang laminating kasi fast curing siya, kaya mag-stick talaga siya sa mga sides ng countertop. Tapos from the word laminate, no? Minimal thickness lang sa flooring, countertop, pang top coat ng table. So pang laminate lang, kumbaga fast curing siya. Hindi siya pwedeng gamitin sa casting, pwede naman in a sense na manipis lang, no? Kasi laminating madali siyang uminit. Okay, so para lang tayo nagkukwentuhan dito dahil pasensya na. Yan ang talaga nakayanan na halongkatin ng mga lumang videos namin na pwede naming ma-share. Alright. So yan, no, may gumagamit ng heat gun, no, para to pop up bubbles. Kasi laminating, meron pa rin kahit manipis yan, may tendency pa rin yan na may mga bubbles dahil sumisip-sip pa yung wood or sa pag-init niya. At the same time, ibang technique din naman yan, kung nakikita nyo sa ibang video namin, pwede din pang design yung heat gun, no? So in a way, kung beginners pa kayo, later on slowly is matutunan nyo rin iba-ibang technique sa pag di-design. So in this case, nakikita nyo yung kalbo, sino ba yung kalbo na yan? Bakit nakaharan niya ng liwanag ng noo. Alright. So, yan. Sa mga sides na yan, pwede niyong tulungan. Yung mga tumutulo, yan. So, medyo nasa gel time na yan during that time. So, yung mga tumutulo, pwede niyong ibalik sa mga sides pag tuluin niyo. Kailangan niyong tulungan niyong sa sides. Kasi pag di niyo tulungan na ma-applyan yung mga sides, yung hindi yan mag-equally distributed yung ano niya, yung resin natin. So as long as mabasa niyo siya both sides during gel time, didikit na po yan. Okay, so ayan, kumikinang na siya. So no need to, may ibang question din yung ibang nag-DIY, no, no need to top coat o liha o sanding yung ibabaw ng laminating, kasi pag natuyo yan,
ano na yan, sadyang makintab na yan, di ba? Except lang kung ayaw nyo ng makintab, so you need to sand it. Okay, yan, kumikinang na siya. So yung tape, during gel time, pwede nyo rin siyang tanggalin. Di ba? Para walang maiwan na matulis. Pero kung may allowance pa naman kayo, pwede nyo namang pag tumigas na, tsaka nyo tanggalin yung masking tape na nakaharang sa likod at ilihain nyo na lang. Okay, kasi sa wall naman yan eh. Sa wall ng counter. Yan. Nikinang na siya. So yan, nag-flow pa rin. Konti yung ano. Basic, simply lang yung ano, design natin. Sobrang basic. Alright. Yan, maganda pa rin naman yung ano ng sides niya. Ayan. So yung ilalim, may primer din yan. Diba? Para at least ma ano natin yung ano. Ma-prevent natin yung tubig na paano. So yan, during installation, yan na yung kinalabasan. Alright, so thank you once again. God bless everyone. Continue to support, subscribe to our YouTube channel, Faith Construct Inc. Para lagi kayong updated sa mga latest videos namin. So watch out guys. Thank you once again. Stay safe. God bless everyone.